Ang mensahe natin ngayong umaga ay pinamagatang Keep Your Focus on Jesus. Now, with all the temptations and troubles in this world, mahirap makakuha ng mga kaluluwa ngayon kasi ang daming temptations and the world is so troubled. At napakaraming distractions from what really matters. Napakaraming distractions. So with all the temptations and troubles in this world, it's easy to become distracted from what really matters. Alam po natin, we are educated. Tayo po ay conscious what matters are. Alam natin kung anong importante at hindi importante. But because of so many temptations and troubles, nalilimutan natin, di ba? Totoo po yan, nalilimutan talaga natin. And there is so much noise. Napakaingay ng sa labas. No. Parang tumatahimik lang ang buhay ko pagka pumasok ko sa subdivision kung saan ako nakatira. Pero paglabas, talagang napakaingay. Ang dami-daming tao. Hindi ka makapag-isip. So naintindihan ko po ang maraming kababayan natin na nasa ganitong mga sitwasyon. And I think this is a struggle to some of our people in the church na hindi makapagpahinga. Pagod na pagod ka na. Ang ingay pa rin sa bahay. Kasi nga, ang liit lang. Kuminsan, dingding lang ang pagitan. Di ba? Kuminsan, kumot nga lang. Di ba? Ang ingay talaga. I understand that. Pero kailangan po nating maintindihan na kailangan nating mag-focus whatever is happening inside or outside of our home. Kailangan po talaga nating mag-focus sa lalong mas mahalaga. Because anyway, we are not staying here forever. Sandali lang ito. No? Sandali lang, 70s, 80 years. Kahit nga 100 years eh. is still very short. Yan, kaya sa tingin ko mas magandang itong short time natin na pag-i-stay dito sa mundo ay maging makahulugan, di ba? Maging meaningful. Mag-iwan tayo ng something na ang magiging resulta ay heavenly. At ito po ay kapag ka nag-focus tayo sa ating Panginoong Jesus. Despite of temptations, despite of troubles in this world, we still, despite of distractions, we still focus on what really matters. Amen. And that is the Lord Jesus Christ. Amen. With all the stuff going on in the world, katatapos lang ang pandemics. Yan. Sa Australia nga, nung pandemic, ang daming protest kasi ang mga Australiano ayaw nang kinukulong sa bahay. Kahit inaaresto sila at pinagmumulta na napakalaki, paglabas, demonstration na naman. Grabe, no? At dito sa Pilipinas, parang ang dami pa rin demonstration. Plus, the insane pace of our own lives. Talagang yung pacing ng buhay natin, napansin ninyo, no? Nakakabaliw eh. No? Hindi ka pa umuwi. Ang iniisip mo, yung magluluto ka, maglalaba ka, tapos, oo. Di ba? Hindi ka pa, ano eh, hindi ka pa nga nakakasakay pa uwi eh. Nasa trabaho ka ba lang, iniisip mo na yung mga gagawin mo eh. Di ba? Kahit na yung mga gagawin mo, 1 week before. No, yung pacing ng buhay natin talagang nakaka-stress talaga. Di ba? At hindi lang po kayo nakakaranas niyan, pati ako rin. Yan talaga yan, ano? Ang pacing ang buhay natin. It's no wonder we lose sight of Jesus so easily. No, napakadali. There is so much noise talaga. Society and culture tells us to do whatever makes you happy. And that is what we are actually doing. We do what things that we think will make us happy. But in the end, we are still in the losing side. We are still not happy, di ba? Oh, in the end, nagliloko, yan. Nag-focus na lang ako sa ministry. At sa ministry, mga kapatid, kung wala ang Panginoon, hindi rin masaya.
Kala nyo, masaya sa ministry, hindi po. Oh, kasi ministry is leadership. And when you are, no, the more you get to the higher steps in the ladder, napansin ko, lalo kong mag-iisa. Oo. Oh. Tapos lalong malungkot. Kaya, ang totoong kasiyahan ay nasa Panginoon. Amen. At ang Panginoon ay lagi nating pwede makasama. It depends on what we do. It depends on the things we are busy of, no, every day. Yan. At every turn, there is opportunity to get lost in the chaos of the world. Not to mention, get depressed about the general state of things. So, yung kalagayan, kita nyo naman, no? Buti na lang naghanda tayo kahit papano, at buti na lang hindi ngayon September 3. Bumabagyo. Kita mo yung general state, eh, di ba? Hindi mo calculated kung ano ang mangyayari bukas, di mo alam kung lilindol, no? Kung babagyo. Merong lagi, kita mo naman ang technology, laging ang bagyo ay pupunta rito. Tapos, nung nakaraan eh, signal number 4 ang inaantay natin, walang dumating. Ang init-init, di ba? O, ganun eh. Yung general state ng lahat ng mga bagay. Kuminsan nagkatanong tayo, where is all God? No? Where is God? O. So, the importance of keeping our eyes on Jesus. Obviously, we know how important it is to fix our eyes on Jesus. Oh, yan ang pinakamahirap eh, yung naka-fix lang. Yung naka-focus lang ang ating mata sa ating Panginoon. As Jesus himself said in John chapter 15, verses 1 to 8. Ang sabi rito, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch, yan, buti na lang. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. And now that it may bring forth more fruit. So verse 3, now ye are clean, though the world which I have spoken unto you, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Ganda niya, no? Except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Totoo po yan. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. And lastly, so verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Yan po yung requirement ng ating Panginoon. No? Kaya napakahalaga na tayo ay nakafocus sa ating Panginoon, ang ating mga mata ay nakafix sa ating Panginoon, kasi kapag nagkaganon ay magiging mabunga tayo, magiging masaya. Kaya lang ganito po ang formula. Is binigay na sa atin sa John chapter 15 verses 1 to 8 ang formula na dapat nating i-apply o gawin sa ating mga buhay. Na gawin nating lagi tayong naka-attach sa ating Panginoon, huwag tayong lalayo, huwag tayong hihiwalay. Why? Because Jesus is the vine and we are the branch. No? Kapag kasi ang branch ay nawala na sa pinaka-vine, malalanta na yan, mawawala na ng buhay at mawawalan na ng pakinabang. Yan, ano? The same way sa mga Kristiyano, ganun po ang buhay ng isang Kristiyano na dapat lagi tayong naka-attach sa ating vine.